What's up mga katrip? So ngayon pupunta akong Yamaha, magpapalit tayo ng ano, fuel filter. Pero bago yung lahat, shoutout kay J-Rebs Motovlog, shoutout kay Laman TV, shoutout kay Jemil Villosido, shoutout kay Harold Labora, and lastly shoutout kay Julius Manguera. Okay, let's go. So what's up mga katrip, papupunta tayo sa Yamaha ngayon. Bibili ako ng ano, fuel filter. So yung sniper ko nasa 20k odo na. So ipapa FI cleaning ko na siya at saka throttle body cleaning, and ipapa tune up ko na rin. Pero bago ko ipagawa yun, bago ko ipalinis, magpapalit muna tayo ng fuel filter. Yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. So ngayon akong mga nakikitang mga naka-sniper, eh, parati silang nagpapa-FI cleaning, pero hindi nila pinapalitan yung fuel filter. Yung fuel filter kasi guys, ito yung nasa loob to ng ano, tangke ng sniper natin. Ito yung naglilinis ng tangke o ng gas na ginagamit natin, lalo na sa hindi familiar na gasolinahan o yung mga dugyot na gasolinahan. Syempre hindi natin alam kung marumi ba yung gasolina nila o ano. So itong fuel filter yung naglilinis, no? So andito na tayo. Iinit. May fuel filter po kayo? Fuel filter. Sniper 150. Fuel filter. Ang Sniper 150, sir. Magkano to, sir? 450. Ah, sige po, isa. So, ayan mga katripa, 450 sa Yamaha. Yung fuel filter, pang sniper. So, ano natin to? Install na natin to. So ito yung nabili nating fuel filter mga katrip. May napanood akong vlog dati. Ang bili niya sa fuel filter niya 280. Kaya nung sinabi nilang 450 doon, nagulat ako, buti may extra akong pera na dala. Pero hindi sinabi doon sa vlog kung sa Yamaha niya binili, kung sa 3S niya nabili yung sa kanya or sa mga motor shop lang. So pa-comment na lang below kung magkano dyan sa inyo yung fuel filter sa Yamaha or sa mga yun, sa mga nakapagpalit na. So install na natin to, but first tanggalin muna natin yung mga fairings nito para magkaroon tayo ng access dun sa tank. Okay, so unahin muna natin tanggalin tong ano, tong leg fairings. Kailangan sunod-sunod yung pagtatanggal natin. Kasi hindi mo matatanggal yung fairings dito sa hulihan, dito sa may bandang likod, kung hindi mo tatanggal itong nasa harapan. Thank you.
So ganito ko tinatanggal tong leg fairings, mga ka. Sinisikwat ko lang dito. Pero mahigpit siya, lalo na pag ano, kung first time yung tanggalin tong part na to, mahigpit talaga. So ayan na, natanggalin natin yung leg fairings. Ito namang part na to yung tanggalin natin. So dito sa part na to, dapat maiangat natin para matanggal natin to, pero tanggalin muna natin itong tornilyo na to. Ang alikabok ko. Tagal ko na kasi hindi nabubukas to. So ayan mga katrip, nakakita nyo na tanggal na natin. And ayan, ang alikabok na itong loob ng motor ko. Mamaya lilinisin ko to, pupunasan ko. And ayan, sunod natin tanggalin itong battery for safety syempre. So ayan mga katrip, may access na tayo dito sa ano, dito sa tangki natin. Tatanggalin na lang natin yung mga tornilyo para makita natin yung ilalim. So ayun mga katrip, natanggal natin yung mga tornilyo na nagko-connect dun sa tangki natin at saka dito sa chassis. So hopefully wala na tayong na-miss na, ano, na tornilyo. So iangat na natin itong ano, yung tangki. So ayun mga katripa, naiangat ko na ng konti yung ano natin, yung tangke, pero hindi ko siya maiangat ng diretso dahil syempre may mga connection sa ilalim. So tatanggalin natin yung mga connection na yan, no, para tuloy yung matanggal natin yung tangke. So dito sa part na to mga katrip, dito sa kulay gray, ipre-press nyo lang to. Ito. Magkabila. Para matanggal nyo. Ay, hindi maigpit. So, ipre-press nyo lang to. Itong part na to, dito kasi nakalaki. So, ito nga lang. Ito yung lock nyo. Ito yung ipre-press nyo. Tapos, itong part na to, dito sa ilalim, ipre-press nyo siya. Ayan.
So, ano, tanggalin natin yung dalawang ano guys. Yung dalawang connection nitong tank. So dito sa isa, nakikita niyo ba yung kulay red na yan? Yan yung clip niya. Yan yung clip mismo. So kailangan natin ng matulis na bagay para matanggal yan. Yan, nakita niyo ba yan? Nakita niyo, ayan o, umaangat. So tatanggalin lang yung kulay red na yan. Yan yung mismong lock niya. Yan, papakita ko sa inyo matatanggal. Yan. So yan guys, so, ito yung clip niya. Ayan, tanggal na. So ayan mga katrip, natanggal na natin yung ano, yung tank. So tanggalin na natin tong apat na tornilyo. So ayan mga katrip, natanggal ko na yung tornilyo. Pero bago nyo itaas to, iangat tong part na to. Tandaan nyo kung nasa nakaharap tong block na to. Baka mamaya pag ibinalik nyo, magkabaliktad yung lagay nyo. So malaki nga bala. So nakita nyo ba tong foam na to? Ito na lang para tandaan nyo. Ganitong block nakaharap doon. Okay? So angat na natin. So ayan guys. So hugas muna ako ng kamay. Kasi mga trip, medyo binawasan ko yung dumi sa kamay ko, no? Para hindi man natin madumihan tong part na to. Kasi papasok sa tank eh. So ayan yung ano, difference ng bago nating fuel filter at saka itong dating nakalagay na. Bago kayo mag FI cleaning, palitan nyo muna to. Kasi useless din eh. Kung magpapa FI cleaning kayo at hindi nyo pinalitan to, so hindi nyo na masasala yung dumi. So ganun din, mapupunta rin dun sa injector. So madudumi yan din. So ayan. So tanggalin na natin, palitan na natin. So ito guys, i-prepress lang yung part na yan. Mahahatak na siya. So install na natin itong isang bago. So ayun mga katrip, no, na-install na natin yung fuel filter. Sana nakatulong ako sa inyo na kung paano install. And ayun, bago ko tapusin tong vlog, paki-like na lang yung page ko, Mototrip Motovlog. And subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And like, share the video. And ayun, hanggang dito na lang yung vlog ko. Ride safe and see you next vlog.